So ayun po, no, what's up sa inyo mga pangat? Ganun pa eh, no? Welcome back to our channel mga pangat. At good morning, bless! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung ano oras naman tumapanood. At syempre, kung saan man kayo sa buong mundo, shout out sa inyo at sana lang sa maganda kayong kalagayan. Ngayon ay araw ng Huwebes at June 6th ng taong 2024 at malapit na naman mag-December mga pangat. Malapit na namang taglamig pero hindi pa natapos ang tag-init. Nag-uumpisa pa lang. Ang temperature ngayon mga pangat is 36 degree Celsius. Basta raw vlog lang ito mga pangat. Samahan nyo kung ano man ang mangyayari sa atin sa buong maghapon. Siyempre, puro positive naman. Siyempre, may pupuntahan tayong mga pangat. At meron tayong babayaran. At kung ano man yun, mamaya ko lang sasabihin sa inyo. Siyempre, bago tayo lumabas at bago tayo mag-iikot, kinakailangan natin maligo mga pangat. At alam nyo ba mga pangat dito sa Dubai ngayon? Sobrang init ka talaga ng tubig mga pangat. Grabe. Kaya pag ganito nga season sa Dubai, no, pwede mo lang gawin mga pangat, mag-ista ka ng tubig. Gaya ng ginagawa nila yan, ka. Naman wala akong ista ng tubig. Ang gagawin ko mga pangat, lalagay tayo ng tubig. No? Habang nagpupuno tayo ng tubig dyan mga pangat, meron tayo nga. Yan! You know! Sobrang yan, solid yan mga pangat. Dalawa yan. Malamig! Yan! Dalawa yan. Malamig pagka naligo tayo. Parang winter pa rin. Huh? At alam niyo ba mga pangat kung gaano kainit ang tubig ngayon sa Dubai? Pag ganitong season, summer season, sobrang init mga pangat. Kukuha natin siya ng temperature. At bago natin kuhaan ang temperature ng tubig, dito muna tayo sa ating room na naka-air condition. Ayan, nasa 22.1. So, makikita nyo yung temperature mga pangat habang nasa loob tayo ngayon. Washroom is 28 temperature na tayo. So, titingnan natin yung tubig mga pangat kung ilang temperatura. So, ito mga taas siya mga pangat, makikita nyo. So, yan po, umabot ng 38.9 degrees Celsius. Yan yung temperature ng tubig ngayon. Sir, nakita nyo na lang, sobrang init, di ba? O baga, hindi siya normal. Kasi ang normal na tubig, mga pangat, temperature ay nasa 20, 22, 21, ganyan lang. Pero ito, nag-over na siya. So, sobrang init talaga. Kaya ngayon, ilagay natin ating yelo, yung bote, mga pangat. Ito, sobrang solid ito, mga pangat. Dalawang frozen, dalawang ice bottle, Bago natin ilagay, mga pangat, buksan muna natin. Yan. Kasi may pressure yan sa loob. Init, tapos lalamig, malamig. Magpe-pressure siya sa loob, magbabalikin. Para maiwasan yun, buksan muna natin siya. Ayan yun. Nakita niyo yung pressure, di ba? Gumulan siya. Ayan o. Ayan, may pressure siya, di ba? Yan, babad lang natin yan mga pangat para mamaya malamig na yan pag maligo tayo. Siyempre, laga-laga mo tayong itlog. Itong itlog mga pangat para sa kinabukas. Actually, hindi naman talaga ako nagbe-breakfast. Pero ngayon magbe-breakfast tayo bago tayo lumabas para medyo may energy. Sabihin nyo, mataas ang cholesterol. Hindi natin nahaluan ang kanin para hindi siya masalong tumas. Itlog lang. Itlog. Tapos tubig. Tayo magkakape. Hindi siya gumagana mga pangat. Matagal na ito, buwan na, hindi na gumagana. Battery, pero wala akong pamalit na battery. Bakit ako sa inyo oras ngayon mga pangat ah? Dito yung cellphone ni Yannick ah, tingnan natin. Ayan. Ayan na yung oras mga pangat. At yun nga pala mga pangat sa mga di nakakaalam ng mga pangat. Yung business nga pala nila, Warchan TV. Ito lang mga pangat oh. Ayan. Basta marami yan mga pangat. Ayan. Ayan, di ba? Mayroon design. Kumbaga ganyan mga pangat yung kanilang business. Pag gusto nyo lang magpa-decorate, pag mayroong birthday party, ganon, anniversary, anything na party mga pangat, Christmas party, pwede rin. Pero mga pangat, hindi pa natapos dyan, siyempre. Tagayin natin mga pangat. Yan. Tapos, tatapon natin. Yan. Para mag-mix yung lamig. Para sigurado mga kaya, malamig na malamig na yan. Masarap na ito yung panligo. Solid. Hahahaha.
hindi tayo nag-shower mga pangat kasi mainit pag direct at direct shower. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tapo-tapo. Harap! Wow. Mga pangat, kung baka mga bata pa tayo, ganito ginagawa natin, oh. Sabla! Eh, naalala ko pa yun eh. Noon. Siyempre mga pangat, pagkatapos maligo, dapat winawipe mo yung tubig matuyo ka agad. At saka yung mga buhok-buhok mo hindi makita. Huh? Alam mo na kung saan buhok yun, ibig ko sabihin. Huwag mo sabihin dito. Buhok sa kung saan man parte ng katawan natin na mauhuhu sa floor. Eh, wala makakakita. Di ba? Kaya kailangan iso-swipe natin. Ang tawag dito? Wiper? Wiper. Tingnan natin, itlog natin mga pangat nila. Oy! You know, oy, pwede na yun mga pangat. Oh. Tapos-tapos natin tubig. Para maghiwala yung ano balat dun sa laman. Tama ba yun? Dapat muna natin dyan, balikan natin. Pangat, may alaga tayong pagong dito eh. No? Si pagong, ayun. Dali dalawa to eh, namatay isa eh. Ayun. Oh, hello ako muna sa kanila. Hello! Hello! Tapos sinalagyan namin ang tubig sa paligid kasi pinapasok siya ng ipis eh. Tingnan natin kung mihiwala nga yung balat. Yun yung sinasabi ko mga pangat. Yun, di ba? Hiwala yun. Yun, di ba? Sinasabi ko. Yup. Diba? Diba? Siyempre mga pangat, pagka ganitong oras, may mga yan, naliligot gising na yun. Morning mga pangat! Tulog pa, di ba? Tulog pa. Anong oras ka umuwi? Alas dos. Anong oras ka nagigising? Alas dis. Ilang oras sa tulog? Anim. Di ba? 6 hours every day. Yan ang buhay ng OFW. Bakit ganun, boy? Pag wala kang pera, kailangan mo yan. Kailangan magsipag. May mga hiring ba ngayon sa kitchen? Ngayon, wala. Kasi mahina ang kitchen ngayon. Tag-init sa mga bandang taglamig. Mahina daw ngayon kasi summer, summertime. Pag summertime, siyempre outdoor nila, sarado, no? Sarado, lahat ng mga tourist nasa malalamig na lugar. Punta ng Georgia, punta ng Armenia. Yan ang mga tao. Kaya sobrang init mga pangat. Yon, September, October, start mga pangat ng hiring dito. Pagdating sa kitchen o sa mga F&B, kahiring yan kasi pag outdoor nila, nagbubukas sila sa labas eh. Ngayon, sarado yung mga ano, mga outdoor. Sobrang init. So yung mga pangat, yun, tara, samahan nyo na ako. Kaya sinasabi ko sinababayaran natin. Pero marami tayong pupuntahan ngayong araw mga pangat. Medyo maingay mga pangat ha. Actually dito mga pangat, may nagaanong nagigiba. Mga pangat, sa gate lang yun, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, diba? Ginigiba nila yung building. Dati mataas yan eh. Pinipiraso-piraso. Pinipiraso-piraso nila yung building mga pangat. At bago ko makalimutan, ngayon nga pala ay June 6, no? Dahil June 6 mga pangat, eh ngayon yung araw ng aming so, hindi siya wedding anniversary, pero masasabi kong ito yung araw na kung saan eh sinagot tayo. Yung, di ba? Yung mga panahon na ito. At yun, shoutout sa iyo ate kung sino ka man. At sana muli magsalubong ang ating landas. At sana mapanood mo ang vlog na ito. Shoutout pa. Ay, yung mga panahon na nililigaw natin, bilis natin yung ating may bahay mga pangat. Yun yung araw na sinagot tayo. June 6, nasandaan ko. June 6, 28 years, 1996 kung hindi ako nagkakamali. No, 1996 or 1995. Hindi, 1996, 1997 yan mga pangat. Kasi bago kami ikinasal, 3 years na kami mag-jowa. O mag-girlfriend, mag-fiancé, no? 3 years mga pangat bago kami ikinasal. Anong tawag doon? Happy sinagot day? Huh? Pero ngayon din mga pangat yung aming wedding anniversary ngayong buwan, no? Pero hindi ngayong araw. Shoutout sa miss ko dyan. Happy sinagot anniversary. Huh? Ay, mataba doon? Sinagot anniversary? Happy oo anniversary na lang. Yo, di ba? Siyempre. Baka pag nakalimutan natin yan, ma-high blood na naman yun mga pangat. Kaya shoutout natin siya. Pero binati ko na siya kanina mga pangat. Ng happy oo, anniversary, yun. Jollibee, oh. Yan.
Jollibee, baka naman. Pero mga pangat, hindi muna tayo magkakain ng mga ganyan, ha. Diba sinabi ko, i-content natin yan. Kung ano yung lasa, kung kanyan, kung ano yung pagkakaiba ng lasa dito sa Dubai at saka sa UAE. Pero siyempre dahil sa mataas yung ating cholesterol, kaya hindi muna tayo mag-vlog yan mga pangat. Medyo iwas-iwas muna tayo sa mga fast food, mga alat, matataba, matamis. Medyo naglilimitan muna tayo yan mga pangat at saka nag-abouse tayo ng kanin. Pero pagka nagpa-check tayo tapos umakoy na mga pat, bumaba na yung ating cholesterol, no, yung ating triglycerides. Pag bumaba na yan at nag-normal na, i-content natin yan. Pero hindi lagi tayong kakain ng mga ganyan. Kasi siyempre mga pat, alam mo na, medyo bata na tayo kaya kailangan lang mag-iwas-iwas sa mga ganyan. Anyway, andito na tayo mga pangat. Pupunta tayo ng Alansari mga pangat dahil nga magpapayad tayo ng basta mamaya. Papakita ko sa inyo. Let's go! Uy! Hello sir, good year. You pay before? Yeah, I pay for 1 year, I think. Oh, I can pay by card. Cash? So yung mga pangat, nagbayad lang tayo mga pangat. 65 dirhams pala mga pangat. Every year yun, no? Na-content ko na yan. Sa mga hindi pa nakakapanood yan, andan yung link sa description. Ito mga pangat yan, yan. Importante yan sa mga nandito na, sa mga nagtrabaho na rito, sa mga pupunta pa lang, at sa mga bagong empleyado mga pangat, OFW dito sa Dubai, or sa UAE, hindi lang sa Dubai mga pangat. Sa buong UAE yan. So, kailangan nyo magbayad ng ELOE. Yan mga pangat. Importante yun. Dahil pag hindi kayo nagbayad yan mga pangat, magbo-fine kayo ng 400 grams. Ang laki, di ba? O, nandyan yung details. Tingnan nyo lang sa description yung link natin ng video na yan. Andyan yung detalye. Kung sino-sino yung mga kasali doon sa mga sa bayarin na yan, mga pangat. Kasi yan, mga pangat, yung unemployed insurance scheme, no, mga pangat. Kaya, bayad kayo. Importante yan. Although, hindi naman tayo nakawala ng trabaho, pero kailangan natin magbayad. Kasi nga, mag-fine kayo. So, mandatory yan, kumbaga. Mandatory sa lahat ng empleyado, sa lahat ng mga OFW, hindi lang OFW, mga pangat. Mag-ibang lahi. No. Kinakailangan magbayad yan. Kung nagtanong kayo kung anong klase yan, kung paano magbayad yan, kung saan magbayad yan, at kung ano yung procedure yan, nandiyan mga pangat lahat sa video na yan. Panoorin nyo, nandiyan yung link sa description, paulit-ulit ako. At syempre mga pangat, may nagtanong nga pala mga pangat si John Felch Resta. Yan mga pangat, tinatanong niya mga pangat kung ano daw ang gamit pang, na pang video natin, no, mga pangat. Noon, siguro noong mga nakaraang taon, ang gamit natin is yung kuya natin. Na ito, 7.2. Mayroon niyang boya. Yan, makikita niyo mga pangat yan. Tapos mayroon tayong stabilizer na ginagamit noon mga pangat. Ayan yung ginagamit natin pang vlog para maiwasan natin yung ang uga, no, mga pangat. At syempre mga pangat, at hindi lang itong cellphone ang ginagamit natin noon. Kasi mayroon tayong ginagamit na microphone na boya. So yung boya na yun mga pangat is hindi siya compatible dito sa Nokia, yung kanyang naka-built-in na camera. So, nag-install pa tayo mga pangat ng open camera. So, yun. Ang problema mga pangat, yung open camera mauga. Tingnan lang, meron sa atin nag-sponsor ng stabilizer. Yun ang ginagamit natin. Tapos, syempre, ngayon, kung napanood yung mga pangat to, yan. So, ito na yung ginagamit natin mga pangat, yung GoPro Hero 8. Yan, ito yung ngayon ginagamit natin kasi kung napanood nyo itong mga pangat, yan, alam nyo na kung kayo galing itong GoPro na itong ginagamit natin ngayon. Yan siya mga pangat, yan. Pero may mga kasama pa yan, may mga screen, tapos may kasama pa yung ilaw. Eh, marami itong accessories mga pangat na kasama. Pero hindi ko lang, wala nga lang ngayon. Ito lang yung dadala natin. Meron pa tayong pupuntahan mga pangat, pero hindi ko na kayo masasama dahil haba itong video natin. So, naubos yung pag-video natin doon sa loob ng bahay. Kaya hindi ko na kayo masasama. Pero sa mga susunod na vlog, doon lang tayo. Doon ko lang kayo sasama mga pangat. Pero pupunta ako yung diretso doon, continuous pa rin itong video na to, pero hindi na dito mga pangat. Content na to mga pangat. Next vlog na yun. Kaya siyempre, maraming salamat sa panood mga pangat at sana nag-enjoy kayo sa munting raw vlog natin ngayon. Siyempre, ping positive pa rin. Good vibes. God bless you all mga pangat at siyempre sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. And see you in the next one. Let's go! Yung mga panahon na niligawan natin siya mga pangat. Ang tawag na wala ako. May nagpapashoutout.